cucumber. Ilang piraso na ba yan pa? Dari naman ng ano? Gopher? Yung pinakialaman na ng gopher ata yung cucumber namin eh. Meron na siyang bawas. Tingin. Pero okay pa naman. Asa na yun? Alright. Unang harvest, pero may bawas na ng gopher, oh. Ayan. Dito sa kabila. Ayan, may medyo maliit. Ah, malaki na pala yun pa. Ano? Hindi ko napansin. Alam mo, walang ano. See? Ganito lang sa kalalaki kasi. Oo. Ito okay na yan. Ito marami pa kasi. Yan. Marami pang mga sumusunod na bunga. Tapos natin ulit yung ibang sili. Para makapokus naman siya sa ano. Ala, ang lalaki na ng aking kamatis. Wow, akin. Maka-akin. Ayan, oh. Maka-akin. Parang ako yung nagtanim. Ayan, oh. Transplant natin. Ayan, ang kamatis na malalaki. Big beef pala ang variety nito. Ay, kinain nga ng gopher. Pecha yan. O, oh, pa-na-discover nila yung mga plants mo dyan. Sayang. Sinira ng gopher. Ay, si gopher. Tsaka, pati ano yan pa? Pati squirrel pa. Siguro, kasi nakita ko siya eh. Kasi nung nakaraan, di ba yung sabi ko na umaga, nagluluto ako sa taas. Mm-hmm. Dito siya nakaharap, oh. Kala mo parang may inaabangan. Magpupruning tayo ng kamatis. Ang galad natin siya ng dahon. Ayan. Na hindi naman kailangan kasi sa katawan niya. Para makafocus siya sa kanyang mga fruits. Yeah. Yan yung purpose na. Parang may alam. Parang may karangin ng airflow. May space, ano. Mm-hmm. Para hindi magkaroon ng... Oo nga, maganda nga yung itsura pagka nabawasan ng branches. Hindi magkaroon ng bakterya ang dahon. Ito lang naman tayo. Mm-hmm. Sayang, ano? Matutuloy pa yung bunga niyan? Hindi naman ako sure. Yan yung klase ng kamatis na sadyang malaki siya, ano? Mm-hmm. Yung mga branches na tinatanggal namin, yun yung mga walang bulaklak. Kailangan alisin para magkaroon ng space. Para yung nutrients niya doon na mag-focus sa bunga. Hindi na makakakuha ng... Uy, pwede yun pong tinola. Matanda na. Ay, paano yun? Pwede na natin ito. Alin? Ito. Bakit? Yung mga ganito, kasi wala na sulbiyan. Ay, ano lang? Sayang yan, baka mabuo pa yan. Mukuha pa kasi ng nutrients pwede yan. Pwede pa yan. Kunin mo na yung ibang sili dun, oh. Naiwan. Pwede yun, diba? Ibang sili. Para makafocus siya sana sa panibagong bunga. So, magkaroon siya na marami pang bulaklak. Hindi natin ito sinuha. Magpo-focus na lang siya. Napalakihin to. Ito may iwan. Kaya kunin natin. Ganun ba, Prof? According to YouTube. So, mahina ang ating harvest ngayon. Lalaki pa siya. Lalaki pa yan. Maliit pa yan eh.
Kaya nga lang, para makapokus yun. Alo, ang daming langgam. Ayan o. Dami na naman, ilang days lang. Hindi pa tayo nakapagsigang. Hindi pa nakapagsigang, meron na ulit pang sigang. Ang days lang ang pagitan. Tapos ito rin. So, tingnan nyo ito. Kung manotice ninyo, kung makikita nyo, halos wala na mga dahon sa baba. Pero puro sa bunga. At saka, saka malalaki yung puno niya. Ayan. Kailangan tanggalin yung mga dahon na hindi naman kailangan. Kasi hindi naman nakakain yung dahon. Doon tayo mag-focus sa bunga. Pero huwag niyo muna tanggalin kung wala pa siyang mga bunga. Kasi sa probinsya nga dati pa, no, hinahayaan lang na yung kumapal yung mga dahon, no? Dito naman kasi, since na limited lang yung ano natin, yung summer, kaya kailangan siya tagalagatanggal para mag-focus siya sa mga bunga niya. Yaman tayo sa sili. Sa sili na lang muna tayo ipabawi. Nakakatuwa talaga yung kamatis. Ang daming dahon na tinanggal. Uy! Ano to? Parang pampakain sa kambing. Yung aming lettuce, oh. O, parang magulang na ito po. Hindi ko na nagsalad. Na lang tayo sa sunod pa na ano na lang kamatis tsaka sili na? Tsaka sa talong pwede ko naman ito mga sili pa dito ay oo nga ang dami pa alam mo parang wala lang ano
Hello, sinira talaga pa. Eh, garlicin dyan eh. Malamang, wala nang laman niya. Parang mga isang araw lang ito nakuha nang kula pa ito masyadong bunga. Diba?